Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo na pag-uusapan natin ang kaugnay po sa pagpapalaglag ng ipinagbubuntis. So ano ang hatol ng Islam sa babae na ipapalaglag niya yung kanyang ipinagbubuntis? Pangkalahatan, kapag ka hindi pa po nakukumplito ang 40 araw mula nang siya ay nagbuntis, dito po nagkaroon po ng opinion ang ating mga ulama. Ang mga scholar ng Hanafiya, Shafi'iyya at ang ilan sa mga scholar ng Hanabila, sabi nila basta pag hindi pa nakukumplito ang 40 araw sa kanyang pagbubuntis ay pwede pa daw itong ilaglag yung bata na yan. Kasi daw hindi pa daw wala pang kaluluwa at hindi pa daw siya nabubuo. Siyempre, kahit na pinahintulot na nila kung kinakailangan mong gawin yan, dahil nga pwede natin sabihin na dahil CS o kaya ay hirap na pagbubuntis ng babae. So kung may mga mabibigat na dahilan sa mag-asawa o ng babae, walang problema na ilaglag niya yung kanyang ipinagbubuntis bago po makumplito ang 40 araw. Basta mabigat ang kanyang dahilan. Pero kung hindi mabigat ang kanyang dahilan, halimbawa, ayaw niya makabuo ng bata dahil hindi nila kayang buhayin sa dami na ng anak, dami ng pinapaaral, mahal na yung mga... So, siyempre, wag po mga kapatid kung yan lang po ang dahilan mo. Kasi ang biyaya ng Allah, hindi naman galing sa iyo eh. Ang sabi ng Allah sa Quran, nahnu narzuku kumaiyahum. Ang sabi ng Allah, kami nagbibigay ng biyaya sa inyo at sa inyong mga anak at hindi kayo. Yung, kasi tayo lang gumagawa. Pero ang resulta ng gawain natin, nasa Allah, kung paano natin makamit ang kanyang biyaya. Sa ibang mga scholar, sabi nila, ipinagbabawal na daw na ilaglag yan pag umabot na ng 120 days. Pero ang totoo po, hanggang before 40 days lang po. Hanggang dyan lang po. Kasi kumplito na po yung, kumbaga, may buhay na po yan. So, sabi nga ni Ar-Ramli sa kitab na ni Hayatul Muhtaj, Ar-Rajih tahrimuhu ba'da nafkhiruhu mutlakan wa jawazuhu qablahu. Ang correct sabi niya sa pananaw ng mga ulama at pinakamalapit sa tama ay bawal kapag may kaluluwa na po yung nasatyan, yung fetus, at pinahihintulutan sabi niya kapag ka bago mabuo yung bago magkaroon ng kaluluwa yung nasatyan ng babae. Wa fi hashyati qalyubi yajuzu ilqa'uhu al-hamal walau bidawain qabla nafkhi ar-ruhi fihi khilafan lil-Ghazali. At tabagitin na gina sa mga ulama na pwedeng ipalaglag ang ipinagbubuntis sa pamagitan ng gamot basta hindi pa po buo yung bata o hindi pa siya na wala pa siyang kaluluwa. So yan po ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama na bago makumplito ang 40 araw sa pagbubuntis ng babae, kung lalo na po kung gusto niya pong hindi maituloy, so pinahintulutan ng ating mga scholar. At sa scholar ng Malikiya at ilan sa mga scholar ng Hanafiya, ng Shafi'iyya at ng Hanabila, bawal talaga ipalaglag ang bata. Sabi sa kitab na Ashar al-Kabir li ad-Dirdir, la yajuzu ikhrajul mani al-mutakawwan fil rahim walau qabla al-40 yawman wa idha nufikat fihi ar-ruhu haruma ijma'an. Hindi daw pwede na ipalaglag yung nabuo na po sa tiyan ng babae kahit na before 40 days po. At kung buo na po yan at may kaluluwa na po, ay napagkasunduan po ng mga ulama na yan po ay bawal. At sa mga scholar po natin, sa kasalukuyan ay nagbigay sila ng konklusyon tungkol po sa bagay na to. Una, sabi nila, hindi pwedeng ipalaglag yung ipinagbubuntis maliban kung may mabigat na dahilan. Ibig sabihin katanggap-tanggap yung dahilan niya. Pangalawa, ang 40 araw sa pagpapalaglag, kung halimbawa makakaapikto sa pagbubuntis ng babae, kaya niya ito ipapalaglag, ay walang problema. Pero kung halimbawa dahil lang sa hirap siya sa dami ng anak o hirap siya sa kabuhayan, so dito
ay ang pag-iwas ay dapat. Kasi ang biyaya natin ay wala naman sa kamay natin, kundi nasa kamay o nasa kapahintulutan po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pangkalahatan, pwedeng ipalaglag ang ipinagbubuntis ng babae before 40 days kung ito po ay kinakailangan. Pero kung hindi naman po, ituloy nyo na lang po yan, mga kapatid. Pero kung halimbawa, after 40 days, talagang nagkasundo ang mga ulama na bawal, bawal na pong ipalaglag yan, mga kapatid. Haram. Ang hatol dyan ay pinatay mo na yung anak mo. Subhanallah. So huwag tayong matakot sa kahirapan, huwag tayong matakot sa kabuhayan o sa future ng mga magiging anak natin, dahil ang biyaya natin ay wala po sa kamay natin. Nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasa atin lang po yung gawa. So naway napulutan natin ng aral ang naibahagi natin ngayon. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.